Hi guys! Welcome to another Ben Tips! Today, ang gagawin natin, emblem set, pero mas updated na, mas tama na, mas accurate na, no? Kasi nung mga nakaraan, nag-emblem tips ako, tapos, di ba, baka kumain pa tayo ng bubog dahil mali. Pero, hindi, ito, updated na to guys. Nung nakaraan kasi, 7 hours ko lang siya ni-review, 7 hours ko lang siya na-experience. Ngayon, ilang araw na din yung nakalipas nung dumating yung emblem, na emblem set, yung bago. Unahin natin yung mga tank heroes guys, dahil tank room tayo, ito, sana may matutunan kayo guys. Unahin natin si, dito natin yung camera natin, yan, unahin natin si, taas pala tayo, hindi ako mapakali ah, yan. Unahin natin si Franco guys, kita nyo, ang equipment muna tayo, build, Franco, ang build natin sa kanya ay rapid boot, para mas madaling makaikot, makagang sa mapa, pero pag may mga kadita guys, recommend ko sa'yo, ano, recommended ko guys, top boots, para makarea ka sa first kill second, nagta-top boots ako pag may kalita. Brute force. Ang habol naman natin sa brute force guys, yung pag nag-skill ka, bibilis, kailangan ni Franco din yun. Tapos may 10% cooldown kasi. Pinatagal kasi yung kagat ni Franco, kaya kailangan niya ng cooldown. Tapos Athena, pag may mga burst. Tapos proceed na tayo dito sa emblem guys. Emblem natin kay Franco ay support emblem pa rin guys. Mahalaga yung support emblem guys sa cooldown reduction, plus 10. Tsaka yung movement speed yan. Sobrang halaga kay Franco yan. Ang nilalagyan ko pa rin, agility. Tapos pull yourself together kasi kailangan ng yung conceal guys na babawasan yung cooldown kasi pasok na yung ano, ayan o, cooldown of battle spell and equipment active skill are reduced by 15%, yan, nababawasan ng 15%. Si Franco naman, hindi niya kailangan ng tenacity kasi hindi naman siya solid tank, hindi siya naharap, kaya mas mahalaga sa kanya itong pull yourself together. Tapos focusing mark guys, pag malakas yung follow up mo, pag makukunat yung kalaban, focusing mark ako. Tapos pag naman walang pang clear yung mid ko, eto rin, isa sa option ko yung ano, conclusive blast. Next hero naman guys, si Chou, yan, si Chou. Ang build natin sa kanya, basic build lang yan, dominant stop boots. Proceed na agad tayo sa ano, sa emblem. Emblem, tank. Dalawa emblem dito kayo, ha. Isang tank, yan, nakikita nyo. Ito, nilalagay ko tong tatlong to guys, pag may mga ano kalaban, Franco, Kadita, yung may mga burst na pag hinuli ka, parang feeling mo hindi ka na makakawala, para mas malaki yung chance mo maka-out. Pero pag naman normal lang yung kalaban, example, wala masyadong panghuli, bibigyan ko example, ang tank support lang, ba, tank paramis, phosphor na barya, pwede kayo mag-ano, agility na lang kayo, kasi hindi naman nila kayo ma- CCC. Pag walang hard CC, ganito yung pwede nyong gawin emblem. Yan. Tapos, conclusive blast pa rin sa dulo. Tapos, eto pa isang option nyo guys. Ganun pa rin, pag malalambot yung kalaban, pag walang hard CC. Minsan nag-ano ako, basic common emblem. Kasi, ang sakit ng Chou eh, guys eh. Pag may adaptive at ako, may libre siya. Tapos, ang task pa ng hybrid regen. Minsan, eto yung ginagamit ko guys, kay Chou. Basic common emblem, tapos eto. Yan, dalawa emblem kay Chou. Next naman, guys, sa hero, si Cupra. Yan, may mga equipment na rin dyan guys. Screenshot nyo na lang para hindi nyo na balikan. Screenshot nyo na lang, tapos save nyo na. Gayain nyo. Good yan. Ako nag-setup nyan. Sa akin yan. Galing sa akin. Emblem naman kay Cupra. Si Cupra guys, hindi niya kailangan ng ano, ng agility. Kasi lagi lang siya nasa bush. Magpapakita lang siya sa map pag nag-first kill na. Kaya hindi niya masyado kailangan ng agility. Mas kailangan niya yung vitality kasi lagi siyang pumapasok sa lima para makapag-set. Mahalaga rin sa kanya yung tenacity. Tapos, ito pang clear. Mas mahalaga sa kanya to. Ang logic lang dito guys, pag walang pang clear yung phosphor nyo, pwede kayong kumuha ng conclusive blast. Kung independent naman yung phosphor nyo, like Novaria, Lilia, pwede na kayo mag-focusing mark kasi hindi naman kayo mag-click clear. Next tank, kay Garak naman guys, yung screenshot nyo muna yung item, yan, bilang tayo 5 seconds, 1, 2, 3, 4, 5, yan. Tapos emblem naman, emblem kay Garak, yan, mahalaga kay Garak yung ano guys, cooldown pa din, tsaka yung movement speed, yan mga binabayaran kay Garak. Minsan ginagamit ko din to kay Garak guys, para hindi ako nauubusin ng mana, pero papalitan nyo na lang to ng tenacity, kasi kailangan, medyo kailangan ni Garak ng kunat eh. Palitan nyo na lang ng tenacity to, pag gusto nyo mag basic common emblem, pero pag hindi naman, pwede naman to, ito na lang gamit itin nyo yung support para may movement speed. Pag naubusan kayo ng mana guys, undiscarte ha guys ha, pag naubusan kayo ng mana, build na lang kayo ng dominance, o kaya bili na lang kayo ng mana regen na isa. Huwag kayo magmamana boots pag tank guys ha, malambot yun, malambot. Kay Lolita naman guys, halos magkakapareha lang sila ng emblem, kay yung mga nababago lang kay Chou Atlas. Ito kay Lolita, HP hindi niya kailangan, kasi nasa bush lang siya, ganun din yung ano explanation, parang si Cupra, nasa bush lang siya, hindi niya kailangan mabilis gumalaw, magseset siya sa bush,
magpiplicker na siya. Kaya mas mahalaga sa kanya HP. Tapos tenacity, guys. Yan. Mahalaga rin to kay Lolita. Tsaka conclusive blast. Yan. Pinagpipilian ko rin minsan, guys. Ang discarte dito, pag Lolita, pag may makunat naman kayo na front, like may pred rin kayo, Akai, pwede kayo magano, ah. Ito, pull yourself together para mabilis yung flicker nyo. Mas mabilis kayo makaset. Pag cooldown lagi yung flicker nyo, mas makakaset kayo. Tapos, next tank. Ayan, Atlas. Kaya Atlas, guys, support emblem pa rin. Kailangan niya ng movement speed. Tapos, ganun pa din. Hindi naman si Atlas, si Franco, si Lolita. Hindi naman sila solid tank. Kaya hindi nyo kailangan ng tenacity. Mas mahalaga tong pull yourself together. Tsaka agility. Kaya ito yung emblem natin kay Atlas. Ayan naman yung item. Sunod natin si... Yan, Diggy. Diggy. Anong item? Ayan. Okay naman yung item ko. Tapos sa emblem, guys, Mage emblem pa rin. Pwede tong dalawa, pwede tong tatlo, guys. Adaptive pen, tsaka tong thrill. Pwede yan. Ang mindset nyo na lang dito, guys, pag maraming slow, mag-agility kayo. Pag puro melee naman kalaban, walang mga ib, pwede na kayo magano. Eto na lang kayo, guys, rapture or thrill. Tapos sa pangalawa, pag may assassin, pag may aabot sa inyo, pwede kayo mag-tenacity. Pag pre-game kayo, pag sinabing pre-game, pag digi ka, puro melee kalaban, ibig sabihin nun, parang pre-game ka kasi walang aabot sa'yo, pre-bomba ka lang. Pwede kayo mag-bargain hunter. Okay, pull yourself together. Pero mas recommended ko tong bargain hunter. Kasi post 5, matagal pera. Tapos, impure rage pa rin, guys. Maganda impure rage. Sa mga bursts or kahit pa isa-isang masakit, yeah, mahalaga yan. Para nagre-restore din yung mana nyo. Sunod sa tank, sino pa yun hindi natin nabanggit? Eto, Kaja. Kaja, guys! Eto, guys. Eto lang yung naiba dyan. Support emblem pa rin siya. Pero, pull yourself together pa din. Eto, guys. Yung quantum charge. Siya. May gumawa sa amin yan, guys. Di ba, lagi rin naman humihit si Kaja ng passive niya. Pag humit kayo ng passive, guys, ang laking tulong yan. Ang bilis ni Kaja, guys. Lipat ko ng picture. Ang bilis niya. Kaya, mas makakaikot siya ng makakaikot. Pag mag-clear siya, passive lang siya. Ikot na siya sa map. Ang next natin, si Ruby. Yan. Kay Ruby, guys. Brave Smite. Yan. Ito. Maganda to kay Ruby. Ito, guys. Tank emblem. Tank emblem to, guys. Yan. Tank emblem. Ang baguhin niya lang sa dulo. Brave Smite. Sino pa? So, ano pa tayo ng mga tank? Tank na pwede. Kupra, nasabi na. Glue, okay na. Sa fighter. Sino pa hindi natin na re-review? Well, alis wala naman. Yun lang, guys. Pare-pares lang sa tank. Ang naiba lang si Chu, si Atlas, si Franco. Yan. Yun yung tatlo. Yun yung kailangan ng agility para mas mabilis makaikot sa map. Yun lang, guys. Sana makatulong sa inyo. Try nyo na gayahin yung emblem ko. Yan. Ni-review ko yung mabuti para may mapaggayahan kayo. Lang guys, maraming salamat sa support, guys. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe dito sa YouTube channel natin. Thank you, guys.